Kung mahilig ka sa pepino o cucumber, alam mo bang maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain ito? Sa katunayan, isa ito sa mga prutas na kinukonsidera na may mataas na beneficial nutrients, plant compounds at antioxidants na sinasabing epektibong panggamot at pangpigil sa ilang mga health conditions. Kunti lang ang calories nito at marami itong tubig at soluble fiber, kaya ideal para sa pagpopromote ng hydration at weight loss. Narito ang benepisyo sa kalusugan ng pepino ayon sa WebMD at Medical News Today. Number 1, cardiovascular health. Ayon sa American Heart Association, ang fiber sa pepino ay maaaring makatulong sa pamamahala ng kolesterol at maiwasan ang mga kaugnay ng mga problema sa cardiovascular. Ang isang cup ng unpeeled cucumber ay nagbibigay din ng 193 mg ng potassium at 17 mg ng magnesium. Ang pagbabawas ng paggamit ng sodium at pagtaas ng paggamit ng potassium ay maaaring makatulong na maiwasan ang mataas na presyon ng dugo. Ang cucurbitacin sa pepino ay maaari ding makatulong na maiwasan ang atherosclerosis. Number 2, diabetes. Maaaring makatulong ang pepino sa pagkontrol at pag-iwas sa diabetes. Naglalaman ito ng mga sangkap na maaaring makatulong na mapababa ang asukal sa dugo o pigilan ang pagtaas ng glucose sa dugo. Ang isang tsuriya ay ang mga cucurbitacin sa pepino ay tumutulong sa pag-regulate ng pagpapalabas ng insulin at ang metabolismo ng hepatic glycogen, isang pangunahing hormone sa pagproseso ng asukal sa dugo. Nalaman ng isang pag-aaral na ang balat ng pepino ay nakakatulong sa pamamahala ng mga sintomas ng diabetes sa mga daga. Ito ay maaaring dahil sa nilalaman itong antioxidant. Ang fiber sa pepino ay maaaring makatulong na maiwasan at pamahalaan ang type 2 diabetes ayon sa American Heart Association. Ang prutas na ito ay nakakuha ng mababang marka sa glycemic index at nangangahulugan ito na nagbibigay sila ng mahalagang sustansya ng hindi nagdaragdag ng mga carbohydrates na maaaring magpataas ng glucose sa dugo. Number 3, cancer. Bilang miyembro ng pamilya ng mga halaman ng cucurbitaceae, ang pepino ay naglalaman ng high levels of bitter-tasting nutrients na kilala bilang cucurbitacin. Ayon sa isang artikulo sa International Journal of Health Services, ang cucurbitacin ay maaaring makatulong na maiwasan ang cancer sa pamamagitan ng paghinto sa pagpaparami ng mga selula ng cancer. Ang isang 133 grams ng tinadtad na pepino kasama ang balat nito ay nagbibigay din ng higit kumulang ng 1 gram ng fiber. Maaaring makatulong ang fiber laban sa colorectal cancer. Number 4, bone health. Isa pa sa mga health benefits na makukuha sa pepino ay ang kakayahan itong tulungan ang pagdevelop ng mga buto sa iyong katawan. Ang pepino ay isa sa mga prutas na mayaman sa vitamin C at vitamin K. Ang vitamin K ay mahalagang component upang mapanatili ang tamang lapot o coagulation ng iyong dugo. Ito ay nakakatulong na pag-igihin ang pag-absorb ng calcium sa katawan. Ang vitamin C naman ay mahalagang sangkap sa paglikha ng collagen at importante ito sa pagbuo ng bone matrix at pag-promote ng magandang pagtubo ng buhok at mga kuko. Kasama ng vitamin C at vitamin K, ang pepino ay mayaman din sa vitamin D na mahalaga din sa pangkabuuang kalusugan ng buto. Kung kaya't importante na makakuha ng sapat na supply ng mga ito dahil ang mga sustansyang ito ay maaaring mag-ambag sa mabuting kalusugan ng buto. Number 5, hydration. Ang pepino ay naglalaman ng 96% ng tubig, kabilang dyan ang isang uri ng electrolytes na siya nagpapanatili ng tamang level ng hydration ng ating katawan. Kadalasang nakakaranas ng dehydration dahil sa kakulangan ng tubig tuwing mainit ang panahon o pagkatapos mag-ehersisyo. Sa mga taong hindi madalas uminom ng tubig, ang paglalagay ng pepino at dahon ng mint sa tubig ay makakatulong para mas maging kaaya-aya ito sa panlasa. Makakatulong rin ang pag-inom ng cucumber shake upang maging hydrated. Ang pagiging hydrated ay mahalaga upang mapanatiling nagpa-function ng normal ang iyong intestine. Bukod dyan, makakatulong din ang pag-inom ng tubig o infused water para maiwasan ang constipation, pagkakaroon ng kidney stones at marami pang iba. Ang pepino ay isa sa mga epektibong pagkain na makakatulong sa pagpapanatiling ikaw ay laging hydrated.
Number 6, skincare. Ang ilang pananaliksik ay nagmumungkahi na ang mga sustansya ng pipino ay maaaring magbigay ng mga benepisyo para sa kalusugan ng balat. Ang paglalapat ng hiniwang pipino ng direkta sa balat ay makakatulong na mapalamig, paginawain ang balat at bawasan ang pamamaga at pangangati. Maaari din itong maibsan ang sunburn. Number 7, blood pressure. Ang pipino ay isang magandang source ng potassium, magnesium at dietary fiber. Ang mga sustansyang ito ay kilala na nagpapababa ng presyon ng dugo, kaya binabawasan ang panganib ng mga sakit sa puso. Napatunayan din ng pananaliksik na ang regular na pagkonsumo ng cucumber juice ay nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo sa mga taong may hypertension. Number 8, digestion. Ang pipino ay nagsisilbing coolant para sa ating tiyan. Ang natutunaw na fiber sa mga pipino ay nakakatulong sa pagpapabagal ng ating panunaw. Gayun din ang mataas na nilalaman ng tubig sa pipino ay nagpapalambot sa ating dumi, pinipigilan ang pagtitibi at pinapanatiling regular ang ating pagdumi. Number 9, weight loss. Ang pipino ay naglalaman ng 96% ng tubig at mababa sa calories. Ang mataas na tubig at mababang calorie na nilalaman ng mga pipino ay nakakatulong sa pagbabawas ng timbang ayon sa WebMD. Number 10, bad breath. Ang mabahong hininga ay dala ng bakterya sa bibig. Ang mga phytochemicals ng pipino ay may mga antibiotic at antiseptic properties na maaaring pumatay sa bakterya na nagdudulot ng mabahong amoy sa bibig. Bukod dito, ang pipino ay mayaman sa antioxidant, isang compound na nagpoprotekta sa iyong katawan laban sa free radicals na maaaring maging sanhi ng sakit sa puso, cancer at iba pang mga nakamamatay na sakit. Bukod pa dyan, ang oxidative stress na sanhi ng free radicals ay iniuugnay sa pagkakaroon ng lung disease at autoimmune disease. Ang pipino ay mayroon ding inflammatory benefits. Ang inflammation o pamamaga ay isang paraan ng katawan upang labanan ng ilan sa mga bagay na nagdudulot ng injury sa isang tao. Ngunit ang sobrang pamamaga naman ay maaaring maging sintomas ng iba't ibang sakit. Upang maiwasan ang mga ito, ipinapayo ng mga doktor at mga eksperto ang pagkain ng pipino. Ito ay dahil na rin sa antioxidant component nito. Ito ay ilan lamang sa mga kagandahang idinudulot ng pagkain ng pipino. Ugaliin kumain ng prutas at gulay kasabay ng pag-obserba sa iyong diet upang mabawasan ang tsansa ng pagkakaroon ng mga chronic diseases. Bukod pa rito, maglaan ng sapat na oras sa pag-iihersisyo. Ang pagsunod nito ay gumagarantiya na ikaw ay magkakaroon ng masigla, malusog at malakas na pangangatawan. Isulong po natin ang kahalagaan ng herbal at natural medicine. Ingatan po natin ang ating mga sarili. I-share po natin ang impormasyong ito para sa kalaman ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para updated ka sa lahat kong videos. Diyos mabalos! Thank you for watching Go Organic!